Coach! Coach John, ba't ka naman nag-resign? Coach, ba't ka naman nag-resign? Ah, ano ba, nag-retire ka ba o nag-resign? O, alin man sa dalawa. Sinusubo ka lang naman eh. Sinusubo ka lang ng taong bayan. Sinusubo ka lang ni Serendo Labrador, di ba? Di ba, dapat hindi ka nagpatalo sa mga hate, hindi ka nagpatalo sa mga bashers, sa mga trolls. Bagkos, dapat pinatunayan mo pa sa mga haters na yan na mali sila nang iniisip nila against you. Coach naman, eh magandang panalo na nga yung panalo natin sa China eh. Bilang simula ng pagpapahiya mo sa mga haters mo. Kasi kapag ikaw ay nagbitiw sa tungkulin, eh pinatunayan mo na tama sila, tama ba? Di ba? Okay na yun eh. Okay na, nanalo na tayo kagabi. Ang dapat mong ginawa, coach, nag-adapt ka sa pagbabago, yung mga innovation, kailangan open ka dyan. Yung mga, ito, Renza Bando, late mo na na-discover, pero ganun talaga. Di ba? Don't be afraid to experiment at talagang subukan yung kung ano yung sinasabi as suggestion sa iyo ng taong bayan, makinig ka din. Pero men, sa akin coach no, Coach Chot Reyes, eh dapat hindi ka nag-resign, 'di ba? Kasi ang matutuwa lang diyan yung mga talagang detractors mo. 'Di ba? Kasi ano lang 'yan eh, 'di ba? Manalo ka, may sasabihin yung tao. 'Di ba? Manalo yung gilas, pupurihin yung player. Alam naman natin 'to eh. Matalo yung gilas, ikaw ang sisisihin. Eh World Cup 'yan, ang lalakas ng kalaban natin eh. 'Di ba? Coach, 'di ba? Dapat dapat hindi ka nasaktan or hindi ka nagpa-apekto sa mga sinasabi ng tao. Of course, lahat ng mata ng tao nakatuon sa gilas ngayon. Nakatuon sa iyo, World Cup eh. 'Di ba? Iba na kasi ang ngayon, ang laruan ngayon. May social media na, unlike noon. Wala pang, Friendster pa lang nun. Wala pang Facebook, wala pang Twitter. Lahat ng, lahat ng mata ng tao, nakatutok lang sa television, sa radyo, sa dyaryo, kung saan hindi sila pwedeng mag-comment, hindi sila pwedeng mag-voice out ng kanilang mga saloobin. Eh, ngayon kasi social media, no? Di ba? Okay, ito binalita. Pwedeng magbigay ng saloobin yung taong bayan. Kaya yung mga public figure kagaya mo, at syempre mga players ng Gilas, eh nababasa kung ano man yung hinaing ng taong bayan. Eh ganun lang yun because the game is changing right now. Eh yung mga plataforma na yan, nakikita mo kung ano yung suggestion ng tao. So dapat, hindi dapat sila nagdidikta kung anong magiging kinabukasan mo, Coach Chot. Di ba? Siguro kung noon may Facebook na, Twitter na, baka ganyan din ang nangyari. 'Di ba? Pero syempre ngayon, lahat ng gawin mo, ganyan lang Chot, Sir Chot, Coach Chot Reyes. Kahit mabuti ikaw pa ang pinakamabuting tao, gawin mo lahat ng kabutihan sa mundo, meron pa ring mga grupo ng tao may sasabing masama laban sa iyo. 'Di ba? May gawin kang sablay, of course, sir, may sasabihin pa rin silang masama. Kasi kung yung mabuti nga, may sasabihin masama eh. O, di ba? O, sino pa dyan sa... O, Senator Manny Pacquiao, yung boksingero natin pinagmamalaki. O, tutulong sa mga nangangailangan sa kanilang bayan, sa Jensen, o kaya sa Sarangani. Mamimigay ng kanyang mga bahagi ng napanalunan, mamimigay ng 1,000. O, alalaitin pa. O, di ba? Kasi nga, yung mga taong inggit sa kinalalagyan mo ngayon, eh walang ibang gagawin kundi pabagsakin ka. Napanood ko yung sabi ni Serendon or nakita ko, sabi niya, bakit ka nag-resign, Chot Reyes? Sinusubok lang kita. Diba? Always be motivated. Use that as a fuel for you to improve more as a head coach of Gilas Pilipinas. Hindi yung panghihinaan ka. Diba, coach? Eh tayo eh. Siyempre, dapat magtatanong ka muna kay Serendon, kay MG, sa akin. Di ba? Yung mga hate na yan, mga trolls na yan, mga haters na yan, inaalmusal lang namin yan, tinatanghalian at hinahapunan. Katuwaan lang namin yan. Huwag po kayo magpapa-apekto dyan. Use that as your advantage. Tama, coach? Bakit? Kasi ganun kakalakas. Diba na lahat ng mata ng tao nakatuon sa'yo? Alam mo, coach, pag ikaw hindi na pinag-uusapan ng mga tao, mamimiss mo din yung atensyon na yan na nakukuha mo ngayon, diba? Siyempre, World Cup eh. Hindi lang buong Pilipinas, buong mundo nakatutok ngayon sa Pilipinas. Tayo host eh.
Diba? So, Coach Shot, baka pwede yung pang bawiin yung resignation mo. Yun naman ay sa akin lamang, no. Medyo nakakalungkot din kasi pinanood ko yung mga interview ni Coach Shot Reyes. Medyo affected pala talaga siya, no, habang daw i-intro yung mga player and then pagtatawagin na yung coach, ibubu. Diba? Wag naman ganun, mga haters. Nanonood na nga lang kayo, eh. Diba? Kayo, hindi nyo magawa yung mga bagay na nagagawa ng mga taong yan, eh, diba? Tas kayo, puro lang kayo, dapat ganito, dapat ganyan yan. Eh, men, ang lalakas ng kalaban, kayo kaya maglaro dyan. Diba? At aaminin natin, yung sistema ng basketball, it will take time. At saka yung sistema natin dito, yung availability ng mga players, it is really impossible. Kasi yung ibang team, taon yung ginugugol nila for their chemistry. Eh sa atin, alangan namang, di ba? O sige, tumbasan mo yung kikitain ni Jordan Clarkson sa Utah Jazz. Dito ka na lang mag-stay in. Di ba? Ganun lang yun, eh. Di ba? O kay Soto, wag ka na munang mag-NBA. Dito ka na lang. Magkumulong ka dito sa Gilas program. Kasi hindi din natin pwedeng limitahan yung opportunities na magbubukas para dito sa ating mga player, kay Jordan Clarkson sa NBA, kay Soto na nagtatrabaho para mapabilang sa NBA, di ba? Kasi pag nilimit, yung iba naglalaro sa Korea, sa Japan, sa China, kapag kinulong natin yun, sige, national team lang tayo, para muna ding hinadlangan yung mga yan para lumipad pa ng mas mataas, di ba? Yun lamang po, pag-isipan niyan, di ba? Critical thinking tayo. Silver Voice TV, magandang araw po sa inyo lahat.